Kaya pala ako lang. Iwata. Iwata. Iwata! Iwata! Nagulat ako katapit. Laki na sunflower naman. Anong bakit alam? Bakit na ganito? Ay, kaluluwa na! Kaluluwa na! Bagay sa iwata, huwag mo na bigay. Ayun mo, oh! Hindi pa akong tapon. Ay, huwag yan! Salik mo naman ako naman. Palitan lang yan. Huwag yan, salik! Salik pa na. Salik alam nyo na. Si Diwata. Naging mahiwaga. Diba mga kain talaga nagra-rhyme? Diwata, iwata. Si Diwata, tingnan naging iwata. Hala. Ako naman doon. Saan ka ba banda? Pasay. Hindi, kasi sinote mo na yan eh. Oh. Ako naman din yung naliwala. Oo, oh, pumunta ka na doon sa Pasay. Pumunta ka na pang intake number. Ako naman ang pupunta ng intake. Oh. Bagay ba? Bagay! Bibigyan na kita niyan. Sample na sa'yo. Kulay dilaw sa'yo. Kulay dilaw. Iliwaga naman yun. Ayun, kasi siyempre yung hiwaga, mananatiling hiwaga. Yung diwata, mananatiling hiwata. Kaya babalik ko naman sa'yo ito. Yes. Kasi ito yung character mo eh. Yes. Ibabalik natin yung character. Ayan. Hiwaga is hiwaga, di ba? Naging hiwaga na. O, ayusin natin. Nasaan yung ano, yung make-up? Yung kapatid nito. Nasa JMA na. Paano ba ito dito? Kanina tinatanong niya. Kanina tinatanong niya kung may dalakong driver sa pasay. Wala ka doon. Pero may nalakang hold up. Kami doon. Bakit pati yung pilik mata nalakas? Hold up. Hindi kasi kanina nandun ako. Kaya pumunta ako dito kasi nga nagpag-ins ako dito dahil may first month namin dito. Nagpag-ins ako. Actually naka-live nga ako kanina. Tumawag sa akin tao ko nandun ka daw. Kasi nga gulo ko lagi nang huwaga doon. Ano? Hindi ko naman alam na ikaw yung kasama. May meeting kami doon. Tapos yung isang kami. Ah, may meeting kayo ni Huwaga. Ay, Tara, yeah. Thank you for choosing Diwata Paris para sa... Para sa ano, isang hiwagang nagutom. Yung pangalawa na natin. Actually, hindi ko naman first time na-meet si Hiwaga kasi... Una tayo nag-meet saan? May gusto yung event. Gaga sa tulungan. Wala ako doon. Wala ka talaga, na nakatakas ka. Hindi sa ring lang ang unang ship. ang unang meet ko kay Hiwaga sa may ano sa ship inter ano di ba alam mo na yung invitation sa ship Eugene, so isa siya sa mga invited doon, tapos nag-meet kami doon. Pangalawa na to. So ano naman ang masasabi mo ngayon sa mga camera na nakatutok sa atin? Nadiduling ako sa malabo pa naman ang mata ko. Pag ganito, pero pag malayo, maliwanag yung mata. Huwag ka lang tumingin, pumikit ka na lahat. Anong masasabi mo sa kanila? Ang dilim. Ang dilim. Tumilat ka ulit. Oh, maliwanag. Ito, may saltik ba ito? Ito may saltik na masaya. Para sumiya sila. Bawal nga yung malong pag kailangan masaya dahil. Goodbye. True. And God bless you sa inyo lahat po dahil namin ko kayong lahat ay Hiwaga. Kaya sa mga nag... Vlogger na. Kaya sa lahat po ng mga vloggers, thank you so much po nalapit po kayo na nagyan sa ikot ni Hiwaga. Naiintindi po sa tinabay. Alam sa tingin nakikita ko siya nasasaktan niya sa Hiwaga. Bakit ka naman nasasaktan? Nakita mo lang sila. Siyempre, nakita mo lang ako. Diba? Bakit di naman nasasaktan?
kaya kailangan mag-iluman. Ginanakit ba? Magkaunawaan. Mag-respect. Hindi kita pala hindi nagsisip. Hindi, alam mo ako ha, I don't care kung ano sasabihin ng mga bashers. Kasi diba, sinasabi ko ito madalas na unang-una, hindi ko naman sila pinipre-wish yo. Pangalawa, hindi ko sila kilala. Pangatlo, naghanapuhay ako ng patas. So, wala akong maisip na paraan na dahilan para patulan pa sila. Kasi diba, ang tanong ko, bakit ka ba nagagalit? Ano ba ginawa ko sa'yo? Diba? So, galit pa ngayon siya sa'yo. Sino ba? Siniwaga. Ay, bachelor ba siya? Parang ano eh, kumukuha lang ng strategy. Hindi mo kayo napapansin mo. Kasi ito ay ano eh, alam nila na marami ka ngayong mga taga-subaybay na nandito. Inaabangan niya kung ano ang iyong secret. Bakit dinudumog ka? Ay, yun naman ang sekreto kan din niya dapat malang. Tama. Ang sekreto ko nga yun. Yung siguro ako yun. Ikaw pa may plano din pumunta doon sa pwesto niya? Oh, welcome! Actually, pumunta nga ako doon. Kaya lang, dumaan lang ako. Naiwan lang yung bakas ang gulong. Dumaan lang ako actually nandun ako sa Litics na karaan. Pero hindi ako pumunta talaga sa kanya. Nadaanan ko lang. Kaya nandun pa niya. At saka diba wala namang problema kung diba kung maraming nagpa-Paris, maraming kumaya. Alam mo ako, alam mo ako, nagpapasalamat ako talaga dahil maraming taong na-inspire. Maraming taong nagkaroon ng negosyo na ginaya ako. So ibig sabihin, maraming kaming natulungan, hindi lang ako. So maraming nagkaroon ng trabaho. Siyempre, halimbawa si Waga, may Parisan. Marami siyang tao, tauhan. Diba marami tayong natulungan? Tama. Tapos kung tutuusin, bakit ba si Waga ang nag-Paris na inspired kay Diwata? O diba dahil sa akin, maraming na-inspire, maraming. At saka dito lang, hindi lang si Waga, marami pa rin mga tao na nagpa-Paris, hindi lang dito sa Manila, sa mga sabot-promotion nakikita ko. So naka, ang sarap sa pakiramdam dahil ang dami nating na-inspire, nagkaroon ng matrabaho, nagkaroon ng idea, na marami ding natutulungan, nakagaya ng ginagawa natin ngayon. So, no bashing, wala po ako sa mananglog kay Huwaga at sa lahat ng gumagaya sa akin. Bagpos, nagpapasalamat pa ako, marami tayong natutulungan. So, di ba? Ma'am, kaya nga po nagtatanong. At medyo may nasasabi na, bakit kasi puno sumikat ang Paris, tuloy hindi na affordable masyado. Medyo tumaas na ang presyo ng Paris ngayon. Kahit yung mga ano, sa gilid-gilid, nagsitaasan na rin. Dati 50 pesos lang, ngayon 100 na. Dati kasi 50-60, alam mo, hindi siya underrise, walang freeze of free, walang unlit sabaw. Tapos konti pa yung takal. Dahil sa ginawa ko na underrise, 100 pesos, unlit sabaw, at may kasamang soft drinks, unli tubig, kung ano-ano pang unli. Siguro naman sa 100 pesos napakababa na nun. Kaya kung may magreklamo pa sa 100 pesos na tumaas, na underrise na lahat, parang hindi naman yata, makatao na yung nagreklamo ka pa. Kasi, umiikot ka ngayon sa mga tindahan, bumili ka ng ulam, bumili ka ng kanin, wala pang unli, wala pang soft drinks, magkano na kakaino, hindi ka pa busog. Hindi pa nga nakakarting dito, 99 pesos na. Pag ninunok mo, nasa 150 na pa, nakabustong ka pa. Lumabas pa. Diba? So yun, sa 100 pesos talaga, sa totoo lang, halos kung ikaw lang yung may-ari talaga, ako nga sa totoo lang ha, halos bawi-bawi na nga lang, halos minsan nga nag-negative pa para masustain ko lang. Kasi alam mo ngayon, nagtaasa na, alam mo yan, kung namimili ka, tumaas ang chicken, tumaas ang mga jones, tumaas ang flower pa, lahat tumaas. Tumaas ang bigays, tumaas na rin ang presyo ng mga lalaki, lahat talaga tumaas. Tumaas pa rin ha. Nananatili pa rin talaga yung press namin ng 100 pesos. Sinususten ko din namin. Alam mo ako nila. Mapunta pa saan kung anong usapan ng 150 na yan. Kaya siguro, doon sa mga nagsasabi na tumaas yung Paris, hindi po. Bumaba talaga yung Paris. At saka naging overload. Sa dati kong isang subo lang, 50-60 na yun. Ngayon, one kusawa ka na sa subo. Tama ba? Yeah. One kusawa ka ba sa subo talaga? Yeah. Overload ha, sama ng mga maisip mo. Yung totoo, magsabi ka ng totoo. Magsabi ka ng totoo, hindi subo ba talaga? Hindi subo, hindi rice. Hindi sabaw pa. At pag nabitin ka pa sa sabaw, di ba, may soft drinks, tapos may water pa, yung iba dyan, may free juice pa, o lahat na ng free nandiyan na. Kaya 100 pesos worth it. Ngayon, sa totoo lang, sa mga may-ari ng Parisan ng kanin na kagaya ko, hindi po kumikita ng malaki sa totoo lang. Minsan, bawi-bawi lang. Alam nila yan, kasi sobrang taas na ng mga carne ngayon. Pero yung price namin, nanatiling 100 pesos, para masustain lang namin, pinakpakita lang namin sa nila, maraming matutulungan yung 100 pesos. So, yun lang.
Ay, ano ang sabi mo naman? Puro lang ako. Yes! Sige, siwaga naman. Sa akin lang, alam mo ba, napanood mo na yung Yes.